Good day kayo sa video natin ngayon. Ang tatalakayan natin ay yung naging preparation ko para sa 100K na ultra. Huwag doon alam ko na ilang days na at humupa na yung hype. At least para sa akin nung magkakapanalo natin ng 100K. So minarapat ko na gawan to na content dahil na rin sa request ng iba. Especially ni Sir at JBugs1417. Sabi niya, Sir, baka pwede mo pa-share yung training mo before the ultra. Thanks in advance. So, maaaring makatulong din to syempre dun sa mga kainsay natin na nag-u-ultra na, na nakasubscribe dito sa channel, or dun sa mga maaaring makadiscover pa lang itong channel natin. So, minarapat ko na gawa na rin ng video dahil sabi nga nung mga kaibigan ko na after ng race na matagal kong hindi nakita dahil nga alam nyo naman na nahiwalay ako ng training sa ibang training ground ako tumatakbo. So, ang bukang bibig ng ibang mga kaibigan ko doon, ang usap-usapan daw talaga nila noon na siguro kaya wala ako dahil nagsisecret training daw ako. Si Dico J pa ba? Eh, lahat nga ng alam ko, tinuro ko na sa inyo bakit pa ako magsisecret. So, yun. Ngayon, actually, ngayon ko lang din babalikan yung mga naging takbo ko doon sa with a span of 1 month. Kanina ko lang din siya uli in-screenshot. So ngayon nakaharap ako doon sa desktop at titingnan natin yung mga naging takbo ko sa loob ng isang buwan. So bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout dahil may utang akong mga shoutout. Pasensya na po, nakakalimutan ko talaga eh. Shoutout muna kay Sir at TomC_411. Sabi niya, pa-shoutout po sana sa next vlog mo to Tacloban Runners Club. Thank you po. So shoutout po sa mga kagrupo ni Sir dyan sa Tacloban Runners Club. Ingat po tayo sa mga runs natin, tsaka good luck po sa mga races tsaka sa mga training nyo. Next ay galing kay at adventure ni DoyTB9805. Sabi niya, congrats Idol J, shout out naman po sa Team BRC Bakong Running Community from Negros Oriental. So shout out po sa BRC Bakong Running Community. Yun po, enjoy running lang po tayo, tsaka yun nga, ingat sa mga takbo natin. So isa pa, shout out din kay at Dirt on My Feet 3859, nice video Dico J, shout out po watching here in Germany, Tubong Bukaway, Bulacan din po ako, more power sa channel nyo. Asensya na po, hindi ko mabasa eh. Dusseldorf, ewan ko. Basta yun, shoutout po sa inyo. Salamat po sa panonood at ingat po kayo dyan sa Germany. So sisimulan natin yung paikita kong takbo sa inyo ay noong June 16. Ito yung nag-pacer ako. Dahil ito yung mismong araw na nag-iisip na ako kung tatakbo ba ako sa Kabalin 100 Ultra or hindi. So kailangan mapag-decide ako kung tatakbo ba ako hindi dahil kailangan ko pang mag-training kahit papano. So dito alam niya naman na kinuha ko to ng 2 hours or yun nga at 5:40 na pacing. So ito ay isang ano lang, aerobic or zone 2 ng pagtakbo, 21 kilometers to. So next ay June 18. So may pagitan ako ng isang araw, tsaka lang ako tumakbo, nag-recovery run ako. 7:35 kilometers at 5:42 pace. Ayun. Ang average heart rate niyan is 136. So, zone 2 ulit. Next ay June 20 na. Ang sumunod. Nagpat lang ako ng isang araw. Ito ay 11 kilometers. Kinuha ko ng 50 minutes at 4:32 pace. Ito ay isang tempo run or threshold pace. Ang naging average heart rate niyan ay 155 beats per minute. So next sa takbo ay, ito ay sa OLEP, doon sa tinatakbo namin. Malamang araw to ng Sabado. 4.95 kilometers, 5 kilometro lang. At 6:37 pace. Ang average heart rate niyan is 131. So yun, zone 2 uli. Ang naging pagitan ay dalawang araw uli. 21 kilometers. 2 hours natin yung kinuha in 9 minutes. Tapos 6 minutes, 10 seconds kilometer pace. So, kinuha natin yung 137, another zone 2. So, kung napapansin nyo, marami pa rin yung zone 2 ko na ginawang training. Ito ay June 28, 8.29 kilometers. Ang average pace ito ay 5 minutes 29 seconds at 138
na heart rate. So, zone 2 pa rin. Next ay, ito, 21 kilometers ng July 1. July 1 na to. Kinuha natin yun ng 1 hour, 47 minutes, 53 seconds. Ang naging average nito ay 5.08. So, yun, dito sa July 1, actually, ano eh, ang alam ko, 2 weeks before yung race, nilabas na nga yung mga listahan ng mga sasali. Doon pa lang ako naninimbang na talagang tatakbo na ako ng 100K. Kaya dito, mapapansin nyo, nagsimula na akong magtempo ng mas mahaba. Ang tempo ko rito, ang target ko po kasi talaga sa race nito, fastest pace ko dapat ay 5, slowest pace ko ay dapat 6. Yun po yung target ko, between 5 minutes per kilometer to 6 minutes. Siyempre, plano lang naman po yun. So next ay July 2, nag-recovery ako at 5.88. So makita nyo, 56.54. Kinuha ko ng ganong katagal. Ang naging pacing is 9.40. Parang natatanda ko, ito yata yung napara o nakuwento ko. Parang may nagtanong sa akin na ano dun, na tumatakbo. May sinangguni siya tungkol sa sapatos. July 6 na. So 5.92 kilometers sa OLEP to. Malamang ito ay araw uli ng Sabado. Dahil yung araw ng Sabado, ito yung araw na dumadalo kami kay Daddy. So kinuha ko to ng 42 minutes at 7 minutes 12 seconds pace per kilometer. So napakabagal nun. So yun, alam niya na pag ako tumatakbo ng South 2, mabagal lang talaga. Around 6.30, ayun, nagsisete pa. At 122 beats per minute ang heart rate. Tapos ito ay July 8. Ito, 11 kilometers, 52 minutes, 52 seconds natin kinuha. At 4 minutes, 47 seconds per kilometer. Ito ay tempo. At 153 ang average heart rate natin. Alam niyo ba kung ano to? Ito yung dumating, yung ano ko, yung claim 3. Di ba sabi ko sa inyo na itakbo ko na yun ng 11 kilometers. So ito yun, ito yung mismong araw na yun. Kaya kung makikita niyo yung pace, is meron akong 231 na pacing. Mabilis yun dahil ginamit ko siya sa sprint, yung claim 3. Dito ko rin nalaman kung tutuloy ko ba isuot yung sapatos o hindi. Ito mismo yung takbo na yun. On July 13, ito na yung araw ng race. Shakeout run, kinuha ko na lang 17 minutes 25 seconds. So, masyado siyang mabagal. At 16 kilometer pace. So, dito, ginawa ko lang to para wala lang, para medyo ma-relax-relax lang yung body natin. Kahit alas 3 nito ng hapon, eh, may takbo na tayo. So, kung titingnan natin, yung pagitan ng takbo ko, July 8, July 13, ang laki ng pagitan. Dahil ang tanda ko nga dito sa July 8, Monday ako tumakbo, nung tinesting ko yung sapatos, and then Saturday na ako ulit tumakbo. So, darating na tayo sa July 13, ito na nga yun, yung 104.91 kilometers. Ganun kalayo. Dahil naligaw pa po ako dito, naituro ako ng mali. So, nakatakbo pa ako, kaya sumobra. Sa ibang reading ng ibang runners, 103 sila. So, yun nga, inuwa natin ng 12 hours, 7 minutes, 28 seconds, at 6.56 average pace. So, syempre, yung pangarap natin na sa east, na slowest, eh, syempre hindi natin matutupad. Pangarap lang naman yun. Dahil talagang medyo mahirap po yung ruta. Marami talagang ahon. So, ito, kinuha ko na siya ng zone 2. O, makakita nyo. At 145 beats per minute yung naging average dito. Dun sa takbo natin. So, yun na po lahat yung naging takbo ko. So, sa bilang ko parang 11. Labing isang takbo lang, tapos total ko mamaya itong magiging total mileage ko sa loob ng isang buwan. Kokonti, kung makapansin nyo, kokonti yung takbo. Ang pinaka longest run ko ay 21K lang. Tapos wala din ako mga interval. So ang naging pondo ko lang dito, puro tempo. Dito din, nagkaroon din naman ako dito ng mga leg workout dito sa kwarto lang. May video din ako nun, pero hindi ko lang kung kapakipakita lang. Pero ang ginawa ko lang naman po doon sa leg workout ay kamukha lang din naman nung video na in-upload ko dito sa channel na may with using dumbbell. Ganun lang naman po. Wala naman sobrang komplikado. Kung mapapansin nyo po yung naging takbo ko konti, diba? Bukod sa gahol na sa oras dahil isang buwan lang bago ko nag-decide or napapaisip, actually two weeks before yung race, yun na yung talagang doon ako nagpahabol ng list
ng pangalan ko dun sa official. Dun ko lang po kinonfirm na sasali ako. Kaya naman po naging ganun. By experience po kasi, dati, nung unang beses akong mga nag-ultra, talagang tumatakbo ko ng 50 kilometers, 55 kilometers. Para lang yun sa mga ultra na ang distansya lang naman ay 50, 60, 70. Ganun lang naman po yung dating umilyahe. So, parang natutunan ko na din ngayon na yung body ko, alam naman niya na niya yung ganung distansya. So, pwede na akong hindi sobrang magpakapagod or mag-long run ng ganun kahaba. Especially dito sa 100 kilometers. Pag po ganito kahaba, hindi mo naman syempre gagawin na tumakbo ka ng 100 kilometers para sa preparation nito. So, hindi na po. Kumbaga sa ano, nag-backtrack lang ako. Tiningnan ko yung history ng naging takbo ko. Noong February, kung hindi ako nagkakamit, February po yun. Diba, numero pa ako ng 50K. Ng Pampanga to Balacan, yun yung naipanalo natin nun. And then after nun ay nag-milo ko ng May, so 42K, ayun, okay naman, maganda yung performance ko doon. After ng May, nagpahinga po ako talaga ng 2 linggo, so nagkaroon ako din ng break, wala talagang takbo, as in pahinga after ng milo. Tapos ito, bumalik ako 2 weeks bago yung mag-pacer duties. Doon lang ako yung medyo tumatakbo-takbo ulit. And then, ito nga. So, kumbaga sa ano, yung 50K ko noon, para sa akin, may pondo pa ako nang tinakbo ko yung 50K na may epekto pa rin dito sa 100K. So, kumbaga sa ano, meron pa akong ano, may baon pa ako na endurance galing doon sa 50K kahit ano pa yung February. Dahil kung tutusin, ilang months lang naman yung February. March, April, May, June, July. So kung tutusin, 5 months lang naman. So talaga naman na sa training, 'di ba? Kung mag-training nga tayo sa unang mga marathon natin, 4 months. So talagang may karga pa po 'yun, may epekto pa po 'yun sa body. At tapos nung nag-milo ako 42K kahit papaano, ilang buwan pa lang naman nakakalipas dahil May 'yon, June, July. So may epekto pa rin po 'yun para sa endurance natin. So kaya ito dito talaga nag-focus na ako dito sa takbo na 'to sa maging fresh yung mga legs ko pagdating ng event dahil hindi biro yung haba ng 100K. Kaya yung milyay, makita mo, hindi siya araw-araw. So, hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag nyo sundin yung nilabas kong training plan dahil talaga pong ginagawa ko yun. Lalong-lalo na pag yung mga distance is 21K pababa. Talagang sinusunod ko po talaga yun. Yun nga, dahil dito mas pinrioritize ko yun niya na maging fresh yung legs ko, fresh yung body pagdating sa event. Hindi siya bugbog, kaya ang lalaki ng pagitan ng mga araw. Nag-focus din ako sa leg strength dun niya, sa pang mga workout. Dahil dito, hindi ko naman sobrang kailangan ng speed. Kaya nag-focus ako dito sa mga takbo na tempo. Paulit-ulit ko pong sinasabi, di ba pag gumagawa ko ng mga training plan videos na pinapanood ko para sa inyo, pag humahaba yung distansya ng tatakbuhan nyo, mas mag-focus kayo sa tempo. Dahil yun yung mas magiging ano nyo baon nyo or sanggatan nyo dun sa event. Mas mag-focus kayo dun. Although masarap ang interval dahil pakiramdam mo ang tulin-tulin mo, pero mas magandang pagpukusan ng training para sa isang long distance running ang tempo. Itong last week nito, bago yung event, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, Monday yung huling takbo ko bago yung Saturday na event. So, 'yun talaga 2 days talagang nagkarga na rin ako ng pagkain. Kumbaga sa ano, carbs, mga basta pagkain, hindi naman po ako maselang sa pagkain, hindi ako specific sa pagkain. Basta ang ginagawa ko, kailangan lagi akong kumakain. Dahil bukod sa pinaghahanda mo yung takbo, syempre, yung physical activities na ginagawa ko sa araw-araw, yun. Kailangan yung talagang kailangan mong magkarga ng carbs. Dahil yun yung susulugin mo pagdating sa event eh. Kaya kailangan talaga na mag-imba ka nun. Hindi pwede na puro dun sa event ka lang, titira ka ng titira ng gels. So hindi magiging effective yun. Talagang iba pag may pondo ka. Dito naman sa event, naka-8 gels lang naman ako. Actually, kulang po yun. So, yun yung nabili ko, 8. So, pinagkasya ko na lang siya. So, nilagay ko na lang siya ng magagandang pagitan. So, yun, overall, yun lang naman. Yung naging training ko, walang secret na naganap. So, talagang diskarte lang. Papakiramdaman mo lang talaga yung body mo. Kung ano yung kailangan ng body mo. Kung ano yung state or yun niya.
kung may masait ba, syempre hindi mo siya ganun pupuwersahin. Tsaka yan, yung game plan. Dapat aware ka sa kung ano yung plano mo, kung anong ilang oras mo dapat kuhanin, kung ano yung target time mo. Lagi naman ganun sa mga race. So, mapapayo ko na doon lang tayo sa medyo yung achievable lang. Huwag tayong maghangad ng masyadong mabilis na pacing. Dahil masusukat mo naman yun. Gaya ko nun sa mga nakaraang ultra, syempre nasukat ko na pag 60-70 kilometers na nagiging average pace ko nun, almost 6 minutes per kilometer pag ganun ang distansya. Pero pag 50K, ang 50K ko walang 5 minutes per kilometer. Kaya kong kuhanin yung 50K. Dahil yung 50K para sa akin parang ano lang siya, parang larong 42K. So ganun ko siya binabase yung ibibigay ko na speed pag ganun yung distance. Kaya ito, sabi ko dito, siguro kaya nito mga 6, pero yun niya, alam ko naman na medyo suntok sa buwan, pero syempre sinubukan natin. So dito ko lang natapusin yung video natin about sa preparation ko dito sa naging 100K ultra natin. Kung nagustuhan niyo po yung mga ganito content, sana pakisubscribe niyo po yung channel, pakilike yung video, at pakishare niyo na rin po sa mga running friends natin. Muli po, maraming po salamat sa lahat. Ingat po sa mga takbo niyo. God bless.